sa Maynila ay si Mayor Isko. Talaga, hindi mo na siya makakalimutan pa dahil siya ang nagpaganda ng Maynila ngayon. Sabi nga, history, si Mayor Isko is a future senator, future vice president, and especially future president of the Republic of the Philippines. Hopefully, sana maimbitaan namin si Isko Moreno dito sa Hong Kong sa anniversary namin sa Pangasinan at saka si Senator Lacson. Dahil nung inimbitaan namin si Senator Lacson, hindi nakapunta dahil may aberya yata sa Senado nung nangyari na yon. Kaya, I proud Isko Moreno as a mayor of Maynila. Si Mayor Isko Moreno ay isang halimbawa ng isang tunay na leader na kung saan ang kanyang mayroon siyang malasakit na sa tao na hindi lang sa salita kundi sa gawa. Kita naman natin, napapanood naman natin yung mga ginagawa niya. Actually, malaking halimbawa siya para sa lahat ng mga politiko na katulad namin ay tumulad sa kanya. Hindi lang sa salita, kundi kasama ang gawa. I would like to congratulate also the mayor of Manila. Napakagaling, taas ang kamay ko sa kanya, ibang klase. Kay Yor Mesco, sir, taas ako dyan. Basta kay Isko, sa mayor ng Manila, congratulations sir. Maraming maraming salamat at umupo ka. Sasabi mo kay Mayor Isko? Ayun, sana pakasalan ako. Hi, Char! Hindi, kasi syempre, seryoso, kasi minsan kasi nakatumira din ako sa Manila. Sobrang gulo po at naranasan ko rin po yung mga kawatan doon dati. So ngayon, wala na, malinis na rin at maluwag pumunta doon. Sana, proud po, Your Mesco. Kaso yung ocean, wala pa po akong nagigitang fish. Ultimo shark po, kaya ayun, walang forever. Mayor Isko, siguro tatlong term pa ng Manila to and nakikita ko baka itong mga susunod natin presidente. Good job, Mayor Isko. Saludo kami sa'yo. Galing din ako Manila for how many years? Pero ngayon nakikita ko, ang ganda na ng Maynila. Dati, pagdadaan ko ng liwasang Bonifacio ba yun? Talaga mabaho, pero yung mga video ngayon, parang gusto ko nang tumira ng Maynila ulit ngayon. Ano masasabi niyo po kay Mayor Isko? Isa ako sa fan ni Mayor Isko. Kung napapanood ko ang mga ano niya, yung mga resolve niya sa mga problema sa Maynila, na masayang masayo, napapaluha minsan, napapatawa dahil kakaiba siya kung paano siya yung mga solusyon ng mga problema sa Maynila. At ako, nag-aral din ako sa Maynila, alam ko rin ang mga gawain sa Maynila, yung mga sa rekto, sa mga nag-graduate sa rekto, mga alam ko rin yung mga kabalbalan. Pero salamat kay Mayor Isko, isa rin salamin sa mga politiko at sana may pagpatuloy niya ang magandang hangarin niya sa lungsod ng Maynila. Hey, Isko Moreno, dito na tayo eh. Una sa lahat, pasalamat ako kay Mayor Isko dahil kahit hindi ako Manileño, kumbaga, is natutuwa ako sa ginawa niyang kalinisan sa Maynila. Mga obstruction, ganon, illegal parking, cutting trip, lahat, kumbaga, napakahusay talaga ng mayor ito. Wala akong masabi dyan. Unang-una, ang pinakagusto ko sa lahat sa kanya, Mayor Isko, kung mapapanood mo naman sana tong video na to, kay, ano pa ang pangalan ng YouTube mo? Jojo de Guzman, sumubscribe ka po dito. At sa lahat ng Pilipino sa Pilipinas, maging sa Hong Kong, maging sa ibang bansa, sumubscribe kayo dito kay Jojo de Guzman Vlog. At marami kayong mapapanood, marami kayong matututunan dito. Okay, so Mayor Isko, saludo ako sa iyo. Sana matapos na yung sinasabi mong vertical housing. Yun ang gusto kong makita sa iyo eh. Yun ang gusto kong makita, yung vertical housing para sa mga mahihirap mong kababayan dyan sa Maynila. Oo. At saka, ang pinaka gusto ko kay Mayor Isko talaga is yung alam mo yung very transparent siya tungkol sa, alam mo yung
national budget ng Metro Manila, kung saan mapupunta yung mga pera nila, gano'n, kung saan mapupunta yung ano, yung budget na dito ilalaan, gano'n. Doon ako nabibilib sa kanya dahil ultimo binobroadcast niya yun sa TV. Marami din siyang batas na ginagawa, like ano ba yung sabi niya, article ano ba yan, 55 55, yeah. Bawal uminom sa publiko, yun ang isa pa, yun ang gusto ko, saka yung curfew, yun ang pinaka gusto ko na ginawa ni Mayor Esco Moreno. Pero pinaka the best sa lahat talaga is yung transparent ano budget. Yun, wala akong masasabi kay Mayor Esco. God bless you, Mr. Mayor. Sana matuntun ko ang Manila. Sana makadana ko dyan, o kaya man lang makapaglakad ako dyan sa John's Bridge na ginawa mong napakaganda. Oo, dyan sa may ambayan, kartela ng Katipunan. Sana makapagpicture ako dyan. Anyway, pagka nagkataon na nangyari yan, kay Jojo de Guzman vlog mo, makikita yan sigurado, for sure. Diyan ko ipapas yung picture na yan. Again, Mayor, God bless you, and hopefully na sana bigyan ka ng lakas ng katawan, sana pagpalain ng Diyos yung pamilya mo. Okay, maraming salamat. Okay, maraming salamat sa lahat. One last things. Please, subscribe to Jojo de Guzman Vlog. Mayor Esco, nako, the best yan, kasi mga 2 years or 3 years ago, lagi kong nakakasalamuhayan si Mayor Esco dito sa Hong Kong. Every time na meron kaming event, si Mayor Esco, kinukuha kong MC. Kumbaga, nakilala ko kung ano siya, yung kanyang katauhan. Kaya nung napapanood ko na siya sa TV, sa YouTube, noong nanalo siya bilang mayor o alkalde ng Maynila, hindi na ako nagtataka kung bakit ganun siya makitungo sa kanyang sariling mamamayan. So, overall, it comes naturally. Yung kanyang pag-uugali, yung kanyang personalidad, it goes within na. Kumbaga nasa dugo na niya talaga akong yung pagtulong niya sa kanyang nasasakupan sa Maynila. So, sa ngayon, I wish kay Mayor Esco na hindi lang mayor ang kanyang magiging posisyon, kumbaga he goes to the higher level na posisyon. So titingnan natin kung ano mga susunod na akbang, ang mga plano ni Esco. Esco, Mayor Esco, salut para sa inyo. Nakita ko nung first mayor siya, tahimik siya, medyo siyempre nakikita naman natin ang mga naging mayor natin sa Manila dati, si Mayor Lim at si Mayor Estrada, yung performance nilang kuha is magandang performance ngayon ni Yorme Esco. So ang masasabi natin yan eh, sana ipagpatuloy ni Yorme yung ginagawa niya, so talaga makamasa. Iba siguro yung mga ikay pagkakito mo, lumaki ng galing sa Tondo at lumaki talaga Manila. Hindi yung baga nang galing ka sa San Juan o kaya ikaw ay ang iniisip mo ay yung katulad na yung mga nagdaan na mga mayor natin, medyo may edad na, hindi na kaya maglakad-lakad niya. Si Yorme, talaga nakikita natin. Pinakikita niya na talagang makamasa siya. So, pagpatuloy niya at malay natin, mas mataas pa. At nakikita natin, nakakatulong na, naging magandang ehemplo sa lahat ng mga bayan sa buong Pilipinas yung ginawa niya. So, salut kay Yorme. Okay, maraming message mo na lang bilang president ng Batangas Barsitarian. Ang message ko lang sana tayo mga Pilipino, pwede naman tayong magkamaroon ng discussion, magtalo-talo about sa takbo ng Pilipinas, pero huwag tayong mag-aaway. Discussion lamang. Pwede tayong mag-usap ng maayos. At pag-usapan natin, then igalang natin lahat ng mga idea ng ating mga kababayan. Tayo magkaisa, panahon na kinakailangan tayo magkaisa. Sabi mo. Mas sabi ko sa kanya, baka pwede nga akong makasalan. Ang pogi nga kasi. Good luck. Salamat. Sa kanyang performance. Sa kanyang performance, sana tuloy-tuloy yun. At saka
Okay, maraming salamat. Hi.